What is up everyone? It's Chris, I'm here and welcome dito sa YouTube channel. Kung kapag bago ka pa lang, don't forget to hit the subscribe button and smash that notification bell para ma-inform ka sa mga vlogs na ipopost ko. And without further ado, pasok intro! So ang content po natin ngayon ay patungkol sa Dota 2 tournament dito sa barangay natin. So later on po, ipa-flash ko dito yung official teaser ng tournament, but this time, let me tell you about this tournament. So this tournament guys is officially vested by Sangguni Ang Kabataan with the aid of our SK chairman, Ms. Bernadette Eugenio, and together with the SK councilors. So gusto kong i-detalye yung camaraderie sa esports or kung paano i-apply yung camaraderie dun sa esports at ano ang mga benefits na makukuha mo sa paglalaro ng Dota 2. May nagsasabi kasi na bakit daw nagpa-Dota 2 tournament yung SK. So from the word itself po, Sangguni Ang Kabataan. Kabataan, yan po yung target nila kasi nga yan yung trabaho nila na magkaisa ang kabataan. So how did they find Dota 2? Yung kabataan kasi natin ngayon ay iba sa kabataan noon na naglalaro lang ng tumbang preso, nagkahabulan. May mga ilan din naman naglalaro pa nito ngayon pero karamihan sa mga kabataan ngayon ay naglalaro ng online games, more specifically yung Dota 2. Gusto kasi ng Eskin ipropose yung pagkakaisa dito sa kabataan natin ngayon. So dito napapasok yung role ng esports. But before that, yung tournament po ay i-held sa Headquarters Gaming Hub and organized by Helix. So paano ba i-apply yung camaraderie dun sa esport at paano ba maging effective player during the tournament? At saka gusto kong i-enlighten yung mga non-players na nagsasabing ang Dota 2 ay isang hindi magandang laro or a sort of a bad influence video game. So simulan na natin. Yung Dota 2 po ay isang online video game na kung saan pwede kang maglaro ng solo or team. So sa team or party, it should compose of 2 persons or 5 persons, but literally, sa isang tournament, kailangan ng 5 to 6 members sa isang team, depende po sa organizer kung i-allowed nila yung 6th man. And as usual po, every match there will be a marshal assigned so any concern of the teams can be accommodated. Isang behavior na dapat meron ang team nyo is dapat marunong kayong sumunod sa rules before, during, and after the tournament. Ito po kasi yung pinaka-importante sa isang tournament and I want to clarify that Dota 2 is not just a game. So what is esport? Esport stands for electronic sports or competitive or professional video gaming, a form of competition using video games at isa na dito ang Dota 2 sa pinaka-popular na laro ng esports. So nakikita na po natin yung idea ng SK na magkaisa yung kabataan kasi nga yung Dota 2 is multiplayer game at kailangan ng maraming team para matawag itong tournament. At expected na po na ang isang team ay magkakaisa at yung ibang team naman ay magkakaisa at ang bawat team ay magkakaisa para magkaroon ng isang laro. So ayun guys, malinaw na malinaw po yung role ng esport at bakit nila ginamit yung Dota 2 sa tournament. So ngayon, aalamin naman natin kung ano yung mga cognitive benefits of playing Dota 2. Para ito sa mga players, mostly sa mga non-players. But before that, gusto kong i-credit yung information na nakuha ko sa My Psychology Channel. So yung pinakauna sa listahan natin ay yung multitasking. It is an ability to perform 2 or more tasks simultaneously. Yung moment na naglalaro ka, tapos yung mata mo ay nakafocus sa hero mo, tapos yung mga kamay mo naman ay nakafocus sa keyboard at mouse para mag-command sa hero mo. That is already considered a multitasking ability. So second is hand-to-eye coordination. Ability to direct hand movement through coordinating the eye movement. Yung tipong nakikita mo nagka-clash na, tapos yung kamay mo naman ay pipindot sa skills na gagamitin mo. Tsaka yung moment na yung mata mo ay naglilisik sa kalaban mo, magbibigay po ito ng mensahe patungo sa kamay mo na magkukumandaman kung anong skill ang gagamitin mo sa kalaban mo.
So third is decision making. Ito yung pinaka-importante sa laro. It is an ability to make a choice by ruling out possibilities. Yung tipong nagde-decision ka kung ano yung magandang pang-item sa hero mo or kailangan mo na bang mag-stand para sa combo nyo. So fourth is team building. It improves the interpersonal relations and team communication. So yung moment na nag-support type ka, so responsibilidad mo talaga na bigyan ng ilaw yung mapa nyo at dapat makikinig ka sa kasama mo. Tsaka magpaplano kayo para sa combo ng skills nyo. Fifth is faster and accurate response. It is an ability to respond faster and accurately to receive visual and audio information. So ito yung moment na magka-clash na tapos sasabihan ka na, uy, mag-stand ka na, SS na, ganito, ganyan. So dapat gagawin mo yung sinasabi ng kasama mo at dapat accurate doon sa sinasabi niya. So yun po yung mga benefits na makukuha mo sa paglalaro ng Dota 2 na which is magagamit mo talaga in real life. Sinasabi kasi ng mga non-players na walang makukuha sa paglalaro ng Dota 2 kundi pagta-trash talk lang. So ayun na guys, I repeat, Dota 2 is not just a game. So para sa kaibubuti ng lahat at para maging successful yung event which is the tournament at para magkaroon pa ng tournament sa susunod, much better na hindi na mag-trash talk or kung hindi nyo talaga mapigilan, bawas-bawasan nyo na lang yung pagta-trash talk kasi nga hindi natin malalaman na yung taong tina-trash talk natin is madali lang mapikon, hahantong pa sa suntukan at aubayan. But actually guys, hindi po kasi mapipigilan ang pag-trash talk kasi nga part na siya ng paglalaro at saka you find trash talk as an entertainment part during the game. Napaka-dry kasi ng laro pag walang nagta-trash talk, but again, hindi siya magandang ugali especially sa personal na aspeto kasi nga buhay pa tayo pero yung kaluluwa naman natin ay nagsiswimming na sa impyerno sa kaka-trash talk natin. So yung mga tina-trash talk naman, control your temper at isipin nyo na lang na esports lang to. Huwag nyo masyadong dibdibin para hindi hahantong sa gulo. Isa na kasi yan sa nature ng paglalaro ng Dota. At para maging successful naman yung team nyo, teamwork lang. Kailangan sportsmanship, follow the rules of the tournament, at be humble. So again, para maging successful yung tournament, at para magpa-tournament pa ang SK sa susunod, dapat panatilihin natin maayos ang laro before, during, and after. At kapag successful po yung tournament, isa ka pong effective player kasi nga isa ka sa pagkakaisa at naging dahilan para maging successful yung event. So yun lang guys, I hope na may natutunan kayo dun and I hope na nakatulong ako sa mga players, especially sa mga non-players. So ngayon, ipa-flash na natin yung official teaser ng tournament. So let's watch this. This is Headquarters Battleground. Dire's structures are fortified. Axe gates great! Radiant's Ancient is under attack. The battle begins.